wala na ang bangkay ng Panginoong Hesus sa libingan. Tatlong araw pagkatapos niyang mamatay, muli siyang nabuhay. Oo, tunay na siya ay buhay at nais niyang pumasok sa iyong buhay. Sinabi ni Hesus, "Akong muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay." Nakalipas na ang 2,000 taon mula nang si Hesus ay muling nabuhay. At siya ngayon ay patuloy na nabubuhay bilang pinakadakilang impluwensya sa buong mundo. Ang mga hambog na politiko, mga scholar, mga presidente, mga pilosopo at mga teologo ay sumikat. Ngunit ngayon, naglaho silang lahat. Subalit si Hesus ay nananatiling buhay ngayon. Siya ay walang katulad sa mundong ito. Ang kanyang kapanganakan ay walang katulad. Siya ay ipinanganak ng isang birhen. Ang buhay niya ay wala ring katulad. Ito ay isang himala. Hindi siya nagkasala kailanman. Ang kanyang mga himala ay nakahihigit sa lahat. Ang kanyang mensahe ay walang katulad. Siya ay nag-aalok ng pag-ibig, pagpapatawad at bagong buhay sa sinumang tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang mensaheng ito'y nagdudulot ng bagong pag-asa, bagong buhay at bagong layunin sa pamumuhay sa araw-araw. Ang kamatayan niya sa krus ay walang katulad. 2,000 taon na ang nakalipas, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Hesukristo, upang maging alay sa kasalanan ng lahat ng tao. Namatay siya para sa iyo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay walang katulad. 3 araw pagkatapos niyang mamatay, si Hesus ay muling nabuhay. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na si Hesukristo'y tunay na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Ang Hesus na ito'y buhay ngayon. Nais niyang pumasok sa iyong buhay, patawarin ka sa iyong kasalanan, at bigyan ka ng masaganang buhay. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigat ng lubha, at kayo'y pagpapahingayin ko. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi rin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang namatay si Hesus, binayaran niya ang iyong kasalanan at handang pumasok sa iyong buhay. Naririto, nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang dirinig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Upang maranasan mo ang pag-ibig ni Hesus at ang kanyang pagpapatawad at tumanggap ng buhay na walang hanggan, kailangang tanggapin mo siya bilang handog ng Diyos para sa iyong mga kasalanan. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ng may pananampalataya na si Hesus ay maghari sa iyong buhay. Ito ay mungkahing panalangin. Sasabihin ko muna, Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung ito ang nasa ng iyong puso, manalangin ka ngayon saan ka man naroroon. Sumunod ka sa akin ng tahimik habang inuulit ko ito ng dahan-dahan. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan.
binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ay maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Ngayong nanalangin ka na ng panalangin may pananampalataya, at iyon ang inanyayahan si Hesukristo sa iyong buhay, makakatiyak ka na siya ngayon ay nasa iyong buhay. Makakatiyak ka rin na ang kasalanan mo ay pinatawad na, na ikaw ay anak na ng Diyos, at meron kang buhay na walang hanggan. Kung nais mong maranasan ang masaganang buhay na ipinangako ni Jesus, kausapin mo siya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At makisama ka sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Higit sa lahat, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Narito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.